So ngayon po ay pupunta kami kay Rachel para po mag-decorate dun sa Pakating Ribbon bukas. So ayan na po yung bulaklak, ready na po. Binabad ko na siya kanina. So ayan, gabi po kami mag-decorate kasi hindi po pwede bukas kasi maaga po yung blessing ng bahay. So bukas po is 9 AM pa lang po yung 9 AM. Before 9 AM siguro nandun na kami kasi nga 9 AM sakto. Blessing na po dun. So, kaya po, hindi pwedeng bukas. Bukas pa lang is magde-decorate. So, ayan. Medyo pinapaguda na nga rin po ako, pero carry pa man. Kasama ko po yung dalawa kong sister kasi tutulungan nila akong magbuhat ng gagamitin. So, medyo madami-dami po yung gamit natin. So, masakay na lang kami ng tricycle. So, medyo malayo-layo din po yun. Yung generation. So, ayan. Ito po yung gamit. Ito po yung gamit na dadalhin. Yung gagamitin dun sa yung ginagamit pag yung stand, yung ginagawa kong stand kasi yung nakita kong stand na black, akala ko bakal siya, ang pala lang plastic, so hindi po siya pwede, kaya bumili pa po ako nito. Yan, bumili pa po ako ng bamboo para may stand yung flower. Yan po yung bulaklak ko. Yan, next, ayan po, binabad ko na siya. So, ready mo yung kalap. Ready mo yung balloons. Pink. White. So, dala din tayo nitong ribbon. Ready mo lahat para wala akong malimutan, ha? Kasi malayo yun dito. Pwede tayo. Tapos, syempre, ito hindi dapat malimutan. Kasi ito yung kailangan gusto ko tusukan ng hulak na. Yung ating plural. So, dapat na dadalhin mo ito. Ready na po. Yan. Dala na po nila Mia. Yung gunting nandyan, no? O, sige na. Una na kayo dun. Mabalik pa ako dito. Oo, sige na. O, yan, nandito na po tayo. Ganda ng ina ko dito. Ito yan. So, ayan po. At nag-start na nga kami ni Miyang mag-ayos nung stand para makapagsimula na. At late na nga po kami nag-decorate. Gawa nga pong maaga ang ribbon cutting.
So, ayan po. At dito nga po ay tapos na yung ating ginagawang flower design with balloons para po sa ribbon cutting. So, dito po, ang next naman po natin is yung nasa poste na may tela. So, ayan po. Yan yung ano, nahirapan pa nga po kami dyan kasi buti na lang may masasabitan. Yan. Buti na lang po at may masasabitan. At kung wala, hindi po namin yan maikakabit para basta. Ayan. So, binago pa po namin yan ulit. Kasi, hindi siya pwede doon kasi ang pangit din ng sobrang taas. Kaya yan, ginawang ko siya ng paraan. Lagyan ko na siya ng tali, ganyan. Yan po. So, ayan po. At tapos na nga po natin yung ating decoration. Ayan na po. Yung sa poste. Ayan, dalawa. Yung tigkabilang dulo. Tapos yung ating stand, flower stand. So, kinamagahan ko na po ginawa yung ribbon niyan kasi nga po, alas 12 na kami nakatapos. So, may pasok pa po yung dalawa kong kapatid dyan. So, buti nga po at nandyan sila. At kung wala, wala pong katulong. So, ayun, di din po barabas sa gumawa nito. Yun po. At talagang pag ganitong maaga ang ano, kailangan po gabi pa lang nakaprepare na.